Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kasina ni Angel. And for today's video, gagawa na naman po tayo ng easy dessert recipe. So dito, naglagay na tayo dyan ng half cup ng glutinous rice flour bago sinundan lang natin ito ng 1/4 cup ng cocoa or cocoa powder. So mas kilala kasi ito ng cocoa eh, no? Pero cocoa po talaga yung kanyang bigkas. After po noon, naglagay na rin tayo dito ng 24 grams unflavored jelly powder. Kapag nailagay na po natin yung mga dry ingredients, haluin lang po natin ito para mag-combine. Tapos po, hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. So kapag nahalo na po natin ito, maglagay lang tayo dyan ng 2 cups of water. Doon po sa paglagay ng 2 cups of water, hindi ko po siya inilagay biglaan lahat. So una, 1 cup of water muna, tapos hinalo ko po iyan bago sinunod ko na po yung natitira pang tubig bago hinalo ko po ulit. So kapag na-mix na natin yung dry ingredients kasama ng ating water, naglagay na po tayo dito ng 1 can or 370 ml ng evaporated milk. After adding ng ating evaporated milk, maglagay lang din po tayo dito ng half can ng condensed milk bago haluin lang din po ulit natin ito at maglagay na rin tayo dyan ng vanilla essence. Kapag nailagay na po natin yung mga ingredients dito sa ating kaserola, haluin lang po natin ito ulit ng maigi bago pwede na po natin buksan yung apoy sa ating kalan at lulutuin lang po natin ito ng medium to low heat. So, dapat po medium to low heat lamang yung apoy, alalay lang dahil meron tayo ditong glutinous rice flour. Ayaw naman natin na mabigla yung pagkaluto nun dahil magiging maaligas-gas po yung kanyang consistency tsaka yung lasa. So habang hinahalo natin yan dyan mga kakusina at hinihintay po natin na kumulo at makuha yung tamang consistency ng ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka rin Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayun na nga mga kakusina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency ng ating chocolate mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at i-transfer lang po natin ito sa ating lagayan. So ako, ito na yung lagayan na ginamit ko. Hindi ko lang inapaw kasi meron pa tayong gagawin sa kanyang ibabaw. So kapag naisalin na natin yan dyan, set aside lang natin to, hintayin lang natin siyang medyo kumapal na yung consistency niya or medyo lumamig-lamig na yung mixture bago gawin naman po natin yung ating chocolate ganache. So habang nakaset aside yung ating chocolate mixture, maglagay lang tayo dito ng half cup or half can ng all-purpose cream. Yan, so kalahati lang yan, tapos po painitin lang muna natin ito. After nun, naglagay na rin tayo dito ng half cup ng chocolate chips. So, lutuin lang natin ito sa mahinang apoy dahil ayaw natin na masunog yan. Tapos, mga kakusina, kapag naluto na to at ganito na po yung kanyang consistency, pwede nyo nang off yung apoy sa inyong kalan at kunin na natin yung mixture na sinet aside natin kanina. Isalin lang natin to dito, pantayin nyo lang. So, lagyan nyo lang lahat itong isang malaking lagayan pati yung Leonera style. After nun, hintayin natin tong mag-set. Ilagay nyo yan sa chiller kasi po, hihintayin natin mag-firm yung ginawa nating chocolate ganache. So ako, inintay ko lang dito siguro mga 2 hours. Tapos maganda na rin yung kanyang consistency. Pero yung isang malaking Leonera kasi, inilagay ko siya sa chiller. Tapos kinabukasan ko siya chinek kung ano ba yung magiging itsura niya. Mas maganda kasi 8 hours ko siya dong inilagay. Tapos talagang alam nyo yung dream cake. Ganon. Ganon yung kanyang consistency. Tapos kapag nascoop mo na siya ng kutsara, nagme-melt naman yung chocolate na mixture na ginawa natin. Talagang perfect combination. Ayan, so hihintayin lang natin itong mag-set mga kakusina. Kapag nag-set na yan at nag-firm, lalagyan lang natin to ng cocoa or cocoa powder bago pwede na po natin itong i-enjoy. At ayun na nga mga kakusina, kapag nag-set na or nag-firm na yung ating chocolate ganache, pwede na po natin itong i-enjoy. At ayun na mga kakusina, tapos naman po ang ating easy dessert recipe na
Choco Cream Cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At pwede ka rin mag-comment sa ating comment box section ng Hi Angel kung isa ka sa chocolate lover at ilagay mo na rin kung taga saan ka nanonood. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. Ayan o, ganyan siya ka-creamy.